Dua nga pair eta. Babae kang lalaki. Malubulan ta nakito yan, sir. Masurot na makatawang kanya kita, nagiilog da. Nagiilogan? Uy. Sir, kaya mo swap. Deje kin deje. Swap daw natin kay Locano sa... Nandito na naman tayo kay sir... Ano pangalan mo na, kuya? Jomar Ritumban ng San Vicente. Nag-quit na siya sa rear kay Locano nung uling pagpunta namin dito. Ang daming rear niya. Pero ngayon, puro pato na lang kay Locano. Focus sa pato. Nag-quit na daw sa rear. Yan, ipapalit daw yan kay Locano, yung hen na yan. At saka yung isa doon. Yan. Naimbag nga aldaw yung Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Shoutout po sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po sa aking YouTube channel. At patuloy pong nanonood po sa aking mga YouTube video. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang, at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo, Ka Ilocano, para lalo pa po tayong ganahang gumawa ng content po. Malaking tulong na po yon. Ang video ko ngayon kay Locano ay meron po akong pair ng itik na nangingitlog. I-swap natin sa dalawang hen na Rhode Island Red kay Locano na nangingitlog din. Tara, samahan niyo po ako. Hello ka Ilocano, kumusta po kayo? I-swap natin tong pair na itik natin kay Locano sa isang dalawang inahin na Rhode Island Red. Pinost ko sa Facebook, binenta ko. At meron naman nagkagustong magipag-swap sa atin kay Locano. Etong itik natin, nangingitlog na tong mga to kay Locano. Kaya isoswap natin sa dalawang inahin na Rhode Island Red dagdag sa breeder natin. Yung Rhode Island Red daw niya kay Locano ay nangingitlog na din daw. Tara, samahan niyo po kami kay Locano. Nay, karga mo na. Nay. Ilagay lang namin sa sako kay Locano. Yan. Tawalin na natin yung babae. Sunod natin yung asawa niya kay Locano. Yan. Binenta ko kasi itong dalawang to kay Locano kasi ang takaw nga naman sa patuka. Kaya nagtitipid tayo. Kaya pato na lang yung alagahan natin. Yan o. Nandyan na sila sa sako kay Locano. Puntahan natin yung pagpapalitan natin ng Rhode Island Red kay Locano. Dalawang inahin na rir yung ipapalit. Wow! Adutuyo, datak. Pagpapaywan nito, nagyan sila kay. Napagkagatanga. Masaduta nga, tempratan. Ay, baka kaya? Yan, o. Ang daming pato kay Locano. Yan, yung pa-rir ni sir. Yan, o. Daming pato kay Locano.
Nag-quit na si Sir sa rear, kaya iswap natin tong itik natin. Ito naman yung itik natin kay Locano. Nangingitog din yan. Kaya nga mano, nagaduda idin, nagadupay piyamudta idin yan. Sawa na si Sir Sarir. Yan ito, Black Astrolog. Yan o. Yung tataba ng rear niya kay Locano kasi puro pinch daw eh. Yan. Kuha pa jabara ako na kay Locano. Oh. Incubator mo nga rin, sir. Wani na niya. Incubator pa? Uy. Kunya data, piyak mo nga data. Kulay blue. Okay, sir. Bagay yung ah. Nakainig at buha na. Nag-ayaman na. Dyan, ah. Yan o, si Sir o. Dami niyang pato kay Locano. Look, mag-ganin no, pure fishes. Uy na. Pato na lang daw yung papadamiin ni Sir para mas mabilis daw lumaki. Saka, matibay daw dito ngayon. Tibay sa sakit. Yung manok kasi, lalo na yung mga heritage chicken kay Locano eh madaling kapitan ng sakit. Kaya bigla na lang namamatay yung manok mo pagka hindi mo siya binakunahan. Pwede na! Itama sir, nung kasano neta iti mi? Nung kasano neta mi? Pwede, babae ka lalaki neta, pero yan. Sino to tilalaki sir? DJ, agkawi, jipos, nagkas jay. Malasim mo? Ikulong takaw sir, dito eh. Gamama, i-quarantine mo pa yung maa? Ah, nandito yung kulungan niya kay Locano, lawak oh. Wow. Pero hindi na daw niya yan, perdeta kuya. DJ, kuya ipos na suti lalaki, DJ King Kastoy. Ay, dati gino. Amyanan, DJ King Kastoy, suti opa, suti ilog. Dano, may lang kami diktara kayong tiitik, sir. Ay, dama lang niya. Agi-ilog dada kita. Sinalang dada. Wala naglalakad yung pupus ng piyo. Awahan yan na tayo, nagdikawitan ko. Kapaya. Yung padawa ko din yung year class. Sinartik din ko, sir. Tani, nagsya nga pag-bridam sa tirir ko may dinagitan niya, sir niya. May sir, dito. Ni, pair-pair ko man eh. Brother, kada ko. Sayang na. Okay lang, sir. Kami masayang. Okay, nag-ina kuryente ngamin, no ko? Incubator mo kada ko? Incubator mo. Silawam to mga ikarga ti kastan. Brother, eh. Bagdata sa mga nagpistang ka. Okay na, balim mo patalaw. Hindi mo may naggamanin, sir? Sir? Noon nalang magdama lang, noong kursunan naman lang. Ay, sir, okay lang. Talo mag-gento lang, sir. Man lang, arod. Isa ko tanoy alam mo. Wen ba perde di sir. Alam di sa ko tanoy. Pangi karganta mo lang. Thank you sir. Glawa pa iti ko man iparangan mo yo. Wen sir, ba talaga plano to? Yan di kailangan mga sikaso sa tata. Bisi bisi. Video okay. Ay da paparen ka mag video okay. Ya? Parenta kin pala ko sir. Man payak mo ti. Manaw mati rente video okay. Di may melan tala 5 alam tag sapa kasi ay. Ni ada kamo na ih magnaka. Yan si Sir, oh, may video current pa daw. 24 hours ko ya magkano? 24 hours 700. 700 daw ang mura oh. 600. Yan o, pag meron kayong birthday or okasyon. Depende sa mo kwa, event ka talaga na event na yun.
Ito na yung rear na pinalit natin sa perna itik natin kay Locano. Wow! Dalawang inahin na Rhode Island Red. Yan o. Naka-quarantine muna sila ng 5 araw kay Locano bago natin isama sa perna rear natin. Sabi ng pinagpalitan ko kay Locano, nangingitlog daw tong mga to. Mga inahin. Kaya siguro mas mabilis na tayong magparami ng ating Rhode Island Red. Kasi magiging 3 na yung inahin natin. At saka isang tandang yung barako. So far malulusog naman tong mga to kay Locano. Pero kailangan din nating i-quarantine muna bago nating isama sa ating mga alaga. Yan o. Yung itik na pinalit natin kay Locano, pero yun nangingitlog din, nangingitlog din. Kasi si Sir nag-quit na siya ng ano, ng pag-aalaga ng Rhode Island Red. Pato na lang daw yung alagahan niya kay Locano. Kaya nakipagpalit tayo sa mga inahin na to. Ito yung mga rear natin kay Locano na pair. Yan o. Yan sila. Ito yung dalawa. Yung inahin natin may itlog na naman na dalawa kay Locano. Yung 10 itlog niya na incubate na natin, yung naipon natin kay Locano. Eh sa tingin ko may potential naman yung pag-aalaga ng rear kay Locano. Kasi yung itlog pa nga lang na fertile, dito sa amin binebenta nila ng 20 to 25 pesos per piraso kay Locano. Kaya kung meron ka ng isang tray, 30 pieces, 600 to 700 pesos na yung kay Locano. Tapos pagka napapisa mo naman yung sisiu, dito sa amin sa Ilocos, binibenta namin ng, nagbebenta sila ng mga 120 to 110 pesos per sisiu po ng day old na Rhode Island Red. Pagka naging 1 month old na, yan, tumataas yung presyo. Nagiging 150 na. Ganun lang yun kay Locano. Kaya sa tingin ko may potential naman tong pag-aalaga ng rear natin. Kailangan lang nating magtiyaga at pakainin ng ano, ng laying mass para mas mabilis silang mag-iklog. Yan, magiging 3 na yung inahin natin pagka sakasakali. Pagka na-quarantine natin yun ng 5 days, isasama na natin dito sa barako natin para makastahan niya at maging fertile yung mga itlog niya. Siguro mas mabilis na tayong mag-ipon ng itlog ng Rhode Island Red kay Locano. Isama na natin tong inahin na pinalit natin sa itik kay Locano. Isama na natin sa ating barako at saka perna Rhode Island Red para maging 3 na yung inahin natin. Siguro mas mabilis na tayong magparami ng itlog ng Rhode Island Red kay Locano. Kasi 3 na yung inahin natin. Baka sakaling hindi awain itong inahin na to. Yan. So nagtanagigay dati? Neng! At nakaipon na naman siya ng 4 kay Locano na itlog. So sana mabilis na tayong magparami ng itlog para ma-incubate natin. So eto na yung mga Rhode Island Red natin kay Locano, yan o. Bale 3 inahin na yan at saka isang row natin at dinagdagan ko po ng isang broiler chicken kay Locano. I-crossbreed natin sa Rhode Island Red Pro natin, yan. I-crossbreed natin yung broiler natin na hen, yan. At nagmate na rin sila kay Locano, kaya baka sakaling mapaitlog ko to. Ito na yung mga Rhode Island Red natin kay Locano. Yan.
Dito muna sila sa isang scratch pen kay Locano. Eh, gumagawa pa ako ng bahay nila. Gagawa tayo ng mas malaki. Para lumuwag naman sila ng kaunti. So, yun ka Ilocano. Maraming salamat po sa panonood. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel at napadaan lang, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo. Shoutout po sa aking mga subscriber na patuloy pong sumusuporta po at nanonood po sa aking YouTube video. Maraming salamat po ulit.